ako ngayon. Tuesday na. Sukulay ka naman, anak. Natapos na ng klase niya, naligo. Naligo. Mm. Fresh ka na. Magpatuyo ka kaya ng ulo. Ay, ng buhok pala, hindi ng ulo. So, yan. Day off ako ngayon eh, kasi 3 days off dahil nga dun sa family day, di ba, pumasok ko na Saturday. Si Javi, wala na pumasok na kanina pang umaga. So, mamaya, try kong tumawag sa pagupitan. Makapagpagupit. Sobrang ano na, nipis ng buko yung sobrang lagas. Papa-exam ko na, mapabawasan. Sama ka? Ay, kaso may klase pa pala siya ng... One. May klase pa siya ng 1. Kaya ako lang malamang. Pero ngayon nag-ano na ako, nagpalambot ako ng... Bamoy. Hindi pa sila ako kakain. Hindi, alis. Ito pork belly. Gagawin kong binagoongan. Kaso wala pa akong bagoong. May bagoong ako rito pero hindi yung ginagamit ko na linggayan. Kakain tayong kanin ah. Pasta ang kainin mo. Ano pagkain? Nilaga. Ay, nakakainin mo. Ayaw mo nilaga? Pabala. Nasa iyo. Dalawa lang kami kasi si Emma at si Jonah sa alis. Meron silang late date ng Valentine's at saka birthday celebration din nila. Pareho silang February. Kaya dalawa lang kami ni Jermaine maiwan. Mamaya si Jermaine nila kasi magpapagupit ako. Pero try ko makapagluto ng ano ngayon, ulam, dalawang ulam para hapuna namin ngayon at saka pangbaon nila bukas ng tanghali. Ay, pagkain nila bukas ng tanghali. Kasi ganun din eh, papasok ako ng maaga. Back to work na uli. Kaya kailangan nakaready na yung ulam ni Javi bago pumasok. So, dalawang ulam na gagawin ko para ngayong hapon gawin ko na. So, mami ang gawin, hindi na ako magluluto. Yun ay ulam namin. Pero siguro after na ako magpagupit at saka ako magluluto. Magpe-prep lang muna ako sandali. Para handa na. Ano nak, kain na? Hindi ka kain sila kuya mo dito. Tayong dalawa lang. Anong, yung anong mamaya klase mo? One. Hindi, anong subject? Social. Social. Kangina umaga, ano yung klase mo? Math. Science. Ah, dalawa ba? Puro mga major, ano pala yan ah. Major subject. So, ayan. Pahipay nga lang. Gusto sana matulog, pero pagka nakahiga ako, hindi ako makatulog. Kaya kanina pa ako paikot-ikot dito sa supa. Tapos yun, tumawag nga rin ako sa ano. Tumawag na ako sa Forex para ma-pick up yung 2 box. Eh sabi, hindi rin pwede ngayon. Kasi nga ano, kailangan one day kang tatawag bago mag-pick up. Eh kahapon holiday naman. Kaya wale. So bukas na lang. Kaya binili ko na lang kay Jonas. So yan na guys. Papunta na ako sa pagupitan. Wala akong kasama kasi si Jermaine may klase pa siya until ay may start siya ng klase ng alauna hanggang alas 2. Kaya dito lang. Namiss ko tong lugar na to. Yan. Dito ako nagpapagupit sa malapit sa ano. Sa apartment namin dati. Yan yung Center Street. Diyan ako sa Dream Cut. Nagpapagupit. So alauna yung appointment ko. 10 minutes na lang. Alauna na. Kaloka talaga. Nalimutan ko yung mask ko. Balik na naman ako. Ano ba yan? 10 minutes na nga lang. Mag-i-start na yung appointment eh. Sorry naman. Kasi talaga nalilimutan ko. Ilagay sa bulsa yung ano ko eh. Yung mask. Lagi nasa car lang kasi yun. Hi guys. Dito na ako sa Superstore. Bibili ko ng body wash namin ni Javi. Ito na yung gupit ko. At least nagmukhang makapalang buhok ko dahil dun sa gupit, umikse. Mas nagustuhan ko siya. Naglagas ang buhok ko rito start nung lumipat kami ng Calgary. Siguro sobrang hard din ang water. Kaya yun ang kailangan namin pag-ipunan next yung water softener. Para medyo ano yung tubig. Kasi sobrang taas ng, sobrang hard ng tubig nga sa Calgary. Kaya naano yung buhok ko. Naglalagas. Kahit nga yung balat ng mga bata, talaga nagda-dry ng gusto. Nakakatuwa lang kasi after a year, saka lang ako nakapagpagupit. So, 1 year. So, yan guys. Nakauwi na ako. Medyo parang wiksi na gusto, pero okay lang. Gumahat ganyan yung pakiramdam ko sa buhok. Kaya sobrang nipis na niya. At least pagka ganito, mas mababawasan ang paglalagas pag medyo mas mahaba.
Tapos ayan, magpe-prep ako na ng ano, lulutuin ko. Magluto ako ng kaldereta at saka binagoongan. Ulam na for tonight at saka tomorrow lunch. Ayan, si Bunso. Tapos na yung klase mo, nak. May ang kilay ko. Ang ganda na tingnan. Natural na ang dating. Ano masabi mo, nak? Eksiba na buhok. Pero okay lang yan. Pag nagtatrabaho naman ako, takip naman yan. Lolokohin ako ni daddy mo pag nakita ako. Sabi, ang nangyari sa buhok mo? Ayun ako, okay lang yan. So yan guys, tapos na akong mag-prep ng lulutuin ko. Simple ng luto ngayon. Ito yung para sa binagoongan. Then ito pala yung gamit kong bagong. Lingga yan. Masarap to eh. Sauteed na to eh. So kahit na sa kare-kare, masarap yan. Kahit di naigisa. So yan. Hindi ako naglalagay ng luya sa ano. Sa binagoongan. Yung iba kasi naglalagay. Ako, onion, garlic, at saka tomato lang. Tapos, sa kabila, caldereta. Ayun, halo yan. Buto-buto at saka siyang magkasama. Beef siyang. Tapos yan, peppers, carrots, potato, tapos onion, at saka garlic. Ang masama, wala pala akong ano. Wala pala akong, ano ba tawag mo doon? Yung liver spread, pero okay lang yan. Lalasa na yan. So yan, pagsasabayin ko na ng luto para may lulutoy ko rin kasi yung tiko, yung merienda ni Javi pag-uwi. Guys, ayan na, nagsa na ako ng onion, garlic, tsaka tomato. Talagay ko na yung ano. Yung kinuha kong karne rito, pork belly na may buto. Tapos ito naman, beef na ano, ang tawag mo doon? Side ribs. Pero nakakat na siya ng maliliit. Tapos yung iba niyan, pork shank. Actually, nung, ay beef shank. Nung nakaraang, ginamit ko na yung iba niyan sa kare-kare. At nung isang araw pa ata yun. So, ayan. Naantay ko lang to mag-brown ng husto. Mag-caramelize siya ako ilalagay yung pork. Medyo hayaan ko siyang masangkot siya ng husto dun. So, yun na guys. Malapit na tong malutong binagoongan. Ayan. Lagyan ko na siya ng sili. Sarap sana ito kung may siling berde. Kaya lang wala akong siling berde eh. Tapos, caldereta, yan na. Na-season ko na siya. Lagyan ko lang ng beef cubes at saka toyo, paminta, bay leaf. Tapos, pwede ko na idagdag yung potato. Tapos, simmer na lang. So, yan na. May ulam na kami mami ang gabi. May ulam na natanghalian. Para bukas, panghapunan lang lulutuin ko at saka yung breakfast. Bango nung binagoongan, nakagutom. Yan na guys. Tapos na itong ano, binagoongan. Kumatas na ng husto yung ano niya. Yung mantika. Tsaka manghang na siya. Tapos mamaya paparisan ko na lang to ng fry na eggplant. Masarap yan na may pritong talong eh. Set aside ko na yan. Singawin lang ng konti. Waiting na lang tayo dito. Basta naka-prep na lahat eh. Tsaka nakapalambot na yung mga karne. Saglit na lang yung lutuin.
Kayang-kaya na lang mabilis ang luto. Nakahanap pala ako, guys, ng ano, nakahanap ako ng liver spread. Ang ginagawa ko kasi dyan, nakita ko sa freezer, ginagawa ko nga pala dyan. Kasi usually hindi ko nauubos, kasi nga pag gumawa ako ng pagkain namin, isang ano lang, isang kainan lang, ayoko ng sobra-sobra para hindi siya nasasayang. So usually ginagawa ko, yung isang lata ng liver spread, hinahati ko sa dalawa, nilalagay ko sa freezer yung natitira right away para pag ano, magamit ko siya next na luto. Ayun, nakahanap ako. So which is good. So, para napipil ko nga, sobrang eksin ng hair ko. Ang laki-laki lang ng mukha ko. Sabihin ni Javi niya na kung nangyari sa akin. Kakantsawan ako na nun. Sabagay, matagal naman ako bago magpagupit ulit. Kaya hahaba na yan. Kung hindi nagtampo yung hair ko. Ay, si Bunso, ang sarap ng higa, oh. Hey! Ano? Kaway-kaway siya, eh. Ayun naman, box. Nilagay ko na malapit sa pinto kasi sabi nila ilagay daw malapit sa door. Para mas madaling pick-upin. So, tomorrow, pick-up na siya. Ayan, guys. Tapos na ang ating ulam. Ng kaldereta. Nilagay ko na rin siya ng tomato paste at saka green peas. So, pag nagkakaldereta ako, hindi ako magamit ng tomato sauce, guys. Tomato paste ang gamit ko. Kasi mas, ano siya, mas malasa. Mas richer ang lasa niya. Tapos, hindi mo kailangan ng ganong karami. Ito ko tayo, dami pang tira, oh. Yan, tira pa yan. Lalagay ko na sa ziplock yan. Lalagay ko sa freezer para pag kailangan ko, tsaka ko na siya kukunin. So, yan na. Hola. Tapos na ang ating ulam for tonight, tomorrow. Mamaya, hayahin na lang kami ni Javi. Nood-nood. Meron nga akong bagoong, guys. Oh. Ay, bagoong mangga. Dapat sa ano to, sa order na, tawag mo doon, baked sushi sa Saturday, pero baka magamit ko. Palitan ko na lang. Sasaw-saw ko rito sa bagoong. Hello, guys. Dito na siya. Sabi sa inyo, sasalbayin ako nito eh, pagdating eh. Ang ganda ka ng buhok mo eh. Kamuhado ako eh. Baby Yoda may buhok. Salbaya talaga eh. Alam ko na yun eh. Sinagat ka agad ako alam eh. Ko na yun, alam ko na yun eh. Alam ko na yun eh. Baby Yoda may buhok. Sisi pa eh. Napaiksi kasi. Pero okay lang yan. Haba pa yan. Mm. Salbaya ka. Ako dun magpapa... Papagupit ka din? Mm. Asan? Asan ang gugupitin? Wala na. Kamusta trabaho? Bugbog. Bugbog. Ano eh? Tikoy. Tikoy ni Manang Wendy. Ate Wendy. Magagaan sa Ate Wendy. Lagot ka. Bakit? Sabi mo Manang Wendy. Ah. Wendy pala. Yari ka. Bagets nga si Ate Wendy. Sarap. Okay. Masarap. Hindi siya ganun katamis. Ah. Tapos pinamahan niya ng gatas. Maya-maya may idlip na yan. Ah, good din eh. Bukas pupunta yung ano eh. Yung? Yung titingin ng makina eh. Hmm. Binibenta yun eh. Pag nagustuhan niya, bibili siya. Pero pag nagustuhan niya talaga, totally nagustuhan niya yung bibili yung buong kumpanya. Bakit binibenta ba ng amo niya? Binibenta raw eh, sabi ni Carl eh. Eh, di totoo nga yung sinasabi. Ewan ko. Baka lang naman. Kung big time talaga, no? Pero naman na kayo awa niya. Okay lang sana, kung i-retain kayo. Pag bumili ng makina, kasama raw limang worker. Di ba, we? Hindi, okay lang yun. Kung i-retain kayo sa trabaho, eh, masama nun kung totally lahat papalitan. Hmm. Yan, yan, bahala na. Ang bukas sabihin, bibili ko na yan, panisin mo na lahat ng tao mo. Anak na pati, huwag naman. And, kahit ano bigyan ako ng severance pay doon, kakapiraso lang. Ilang buwan ka pa lang, ay kalalagpas pa lang sa 3 months mo, di ba? September, October, November, December, January, February, 5 buwan pa lang. Okay, sana wala pang kalahating taon. Ay, nako. Huwag naman sana. Hindi yun, swerte ang 2021. Hmm. Kaya, hindi mangyayari yun. Kasi may mga sabing malas ng 2021. Every year naman eh. Ito lang 2020 yung parang medyo... Mahig, mabigat.
Kasi nga, dahil sa pandemic. Matatapos din. Mabigat sa lahat. Mahal na nga ano, nagpagas ako ng yung medium na nalagap na paragay. 1.3 eh. 1.3. 30 na. Per liter. 30? Oo. $1.30? Ano yan? Jonas? Ano ko lang? Kala ko sino eh. Si Jonas pala. Nag-Uber ka? Oo. Ayan, nagaling sa labas yan eh. Kumain sila sa labas ni Emma. Nag-date. Nag-date. Kumain ng wagyu. Pawagi-wagi pa siya eh. Wagyu daw? Oo. Ingit ka din. Tara, mag-wagyu din tayo. Dadali mo lang kami, kami magbabayad. Yan. Si Pink Guy, mag-hi ka naman sa vlog. Hello guys. Hello guys. Pink na pink yung ano niya, yung mask niya eh. Katerno na sabi niya sa akin naman blue kay daddy niya gray. Bumili siya ng ramen. Tsaka ito. Tawag dun? Waffle. Ano yan? Anong waffle ba? May palaman or nilagyan lang ng toppings? Nilagyan ng toppings eh. Ang sakto. Dalawa. Hati-hati na lang. Waffles. Tikim-tikim. Buksan natin. Ano yung tsura ng waffle din? Open mo. Yeah, liit ng waffle. Ang cute, waffle! Dalawa yun. Waffle talaga. Dalawa pa ta? Dalawa, hindi. May isa pa yun. Kala ko dalawa na. Kala ko dalawa na yun eh. Ang nabisa man eh. Tapos cutting yun ah. Pero mukhang masarap eh. Ano to, Oreo? Thank you. May pasalubong pa. Ito rin, may dala pang ramen si Jonas, tsaka yung waffle. Pakita mga Jermaine, angat mo to. Ganda ng to-go container nila eh. Nasa ano yung pinaka-ramen, tas yung sabaw. Eh. Ay, sino? Palpak ka talaga, Jermaine. Duwalas. Palpak. Nahulog eh. Nakaseparate na yung sabaw. Hindi gaya dati na dalawang lalagyan pa yung ginagawa. Ayan, talsika na nako. Nasaan? Kain kami. Kain kami ni Jermaine. So yan guys, yung gupit ko. Parang medyo mixy yun dito. Pero okay lang. Para atas gumanggan yung pakiramdam ng ano ko. Ng buhok. Kaya lang oily na. Ewan ko ba sobrang oily talaga ng buhok. So yan na yan. Tsaka na rin yung kilay ko. Fully healed na siya. Smooth na smooth na. Kamay ko lang hindi smooth. Pagpasensya na. Di ba? Ito nagda-dry lang talaga yung ano ko. Yung balat ko rito. Pero mawawala din yan. Usual sa akin na nagbabalat-balat talaga yung lalo pag nag yung buhok ko kasi lagi nakaganyan. Nagda-dry siya. Tsaka madali siya nangangati kapag nakaganon yung buhok ko. At least yan ngayon maiksi na na ihahawi lagi. So yan. Thank you to Wendy. Anong ano na siya? Healed na healed na. Wala na siyang ano. Wala nang balat-balat. Nakakamot-kamot ko na siya. Dati talagang takot-takot ang kamuti kasi baka maano. Baka masugat. And ngayon, fully healed na. So, wala na ako i-worry. Pero syempre, may aftercare pa rin yan. Thank you to Wens. Sa aking kilay. Pagbigyan na. Gandang-ganda na sa aking kilay at sa aking hair. Kahit na dito sa side na to, medyo taba na mukha ko. Pero dito, itong side na to maganda eh. Kaya dito ako nakatingin lagi. So yan guys. Nakakain na kami ng hapunan. Gabi na naman. Gabi na naman. Tulog na naman. Gising. Pasok. Ganun talaga ang cycle ng buhay. Ayun. Ano masabi mo sa cycle yun? Ay! Kamuha ko si Baby Grogu. Si Baby Yoda. Salbahe. Baby Grogu. Mama Yoda. Tumaba si Baby Yoda. Ganon. Nakakatuwa lang kasi ano eh. Nakakachat namin si Mami. Tapos tawa na. Kaya nga.
Nalilibang kami ang katatawa. Siya rin tawa siya ng tawa. At sami, ulitin na naman namin yung kwentuhan. Same na naman. Iyak tawa nangyari kasi naalala niya yung tinatanong niya yung mga magulang niya. Oo, pero nasak siya rin nung kay Kuya Boy. Oo. Naalala niya. Yun lang yung ano, medyo nakakalungkot kasi. Heartbreaking nga naman yun. Parang first time uling malalaman, di ba? Kaya in-explain ko uli sa kanya. Kasi hinahanap niya eh. Even though ayaw kong sabihin sa kanya, kaya lang, minsan, pag hindi mo sinabi, hindi siya humihinto. Hmm. Ngayon, kinuwento ko eh, medyo masakit lang. Sabi ko naman sa kanya, ano, nakakalimutan mo na kasi. Matagal na yung mga iba naming kamag-anak na namatay, mga tiyahin, tiyuin. Hmm. Kaya lang, naalala niya ulit, mga kapatid niya, ako na lang daw mag-isa, ganyan. Pero after naman, tatawa siya kasi may iba maalala siya ibang kwento. Yun, pinapaalala ko sa kanya. Ganun talaga ginagawa namin, nililibang-libang namin siya kapag ka-chat. Pinapaalala ko sa kanya ng mga bata kami, ganyan. Hmm. Yan, nakakalimutan na naman niya after ilang minuto. Tumawag uli sila eh. Sabi, kausap daw kami. Tapos may book daw ako. Tsaka sabi niya, kausap. Hindi sa cellphone yun. Sabi niya, kausap kasi namin siya na personal. Hindi man lang nga nagpa-soft drinks. Pero gano'n. Saglit na saglit lang daw. Umalis din daw kami kagad. Kaya tinawagan kami uli ni Ninya. Oh, kuya. Ito si mami. Sabi niya, di ba kausap ko lang kayo kang inan? Dito lang kayo kang inan. Hindi. Namin namin may sa ano. Nasa Canada kami. Natawa na lang din siya. Nakakalungkot kasi. Nakakalungkot. Pero syempre, di ba, parte talaga yun. Parte ng buhay. Kaya, ganun lang. Anha mo na lang siya. Kumbaga, pasayahin mo hanggat nabubuhay. Hindi natin alam, di ba? Kaya minsan, kahit pa ulit-ulit, sige, tsagain lang. Kasi yun ang ano niya, yun ang naalala niya eh. Yun nga eh. Kaya, yun. Ganda ng hair. Alam niyo ba yung hair niya, nung na-meet ko siya, ano, parang ganito. Weh. Medyo mahaba na ng konti. Medyo mahaba na ng konti. Tsaka po ko pa medyo makapal noon nung panahon na yun. Layered yung likod. Ang ganda. Hmm. Na-meet ko siya nun. Tapos yung ano ko, kay Rico. Nakita mo din. Payat talaga nun. Payat pa siya nun. Pero wala akong kilay nun, dear. Ngayon, meron akong kilay. Wala akong kilay nun. Kahit noon, meron naman. Manipis ang kilay ko talaga kahit nun, di ba? Oo. Ayan. Nadaan mo sa kindot-kindot, ha? Kindot na may kasama taas ng kilay. Alam mo, maganda yung gupit mo. Sino gumupit niyan? Bakit? Doon sa Dream Cut. So. Yung dito. Maganda nga. Maganda siyang gumupit eh. May mga advice pa sa'yo? Na layer talaga. Kaya ang tagang oily, sabi niya, namipis ang buhok mo, no? Sabi ko, manipis na talaga yan eh. Ano maganda? Hmm. Maka namang nagpapaganda ka. Oy. Machi-machi ko yan kasi may kilay na ako. Ngayon, may ganda. Ano? Una kilay, yung sunod, yung buhok. Ano sa susunod? Dear, isang magpapapayat na ako. Yun na yun. Pasok pa yun eh. Nakita ko kasi yung picture ko kanina, mage, yung nasa downtown tayo. Mm. Yung payat pa ako, naka-blue akong jacket. Sabi ko, what? Sabi ko, last year lang, ganun ako. Hindi pwede yan. Kailangan. Nasa say naman yun. Hindi naman ako nagsasabi na magpapayat ka na. Hindi nga. Kaya lang, gusto ko rin, syempre. Gusto mo ano? Pumayat. Nakakala ko kumain. Salbahay ka talaga. Ay, nako. Pa-fed din ako kamagalala. Kaya lang, pag ma-pet ako yung balat ko parang nagsasag lalo sa mukha. Nagsasag? Lumalaylay na gano'n. Sa taw. Naging ano eh, naging French Bulldog. French Bulldog naman. Search ka naman. Ganun ba? Search talaga to eh. Ay nako guys, kami magpapaalam na nga. Inuuto na lang ako nito eh. Yan. Minimum mga na kasi gandang-ganda ka sa akin, dear. Ano na kayo sa asensya na kayo sa mga kakulitan namin. Ganyan lang yung cycle ng buhay namin. Pero sinishare din namin yung aming ano. Ano ba? Yung mga pangyayari sa buhay namin. Kahit ganun, simple lang eh. Simple lang. Tsaka, ganyan talaga kami. Sadyang ganyan lang. Parang memory lang talaga. Sa totoo lang talaga, kahit wala nga pang 1,000 or wala pang 500 or kahit ilan na yung manood niyan. Tsaka yung manood na marami, walang pinagkaiba yun. At least na-share namin yung bagay-bagay na nangyayari dito sa Canada. Sa buhay namin, sa struggle ng buhay. Yeah. Struggle at tsaka
Saya. Saya, lungkot. Mga problema, sinishare din namin yan. Pero ano pa, ano pa man? Ano? Paano ba yung Tagalog? Ano mangyari? Ano pa man ang mangyari? Nandiyan pa rin kami. Nandiyan pa rin kayo. No, bulol talaga yan eh. Bulol talaga yan kahit naman pa. Hindi, kasi minsan may anong gusto sabihin. Hindi ko, bigla pag sasabihin ko na, malilimutan ko yung tamang word. Gumano ka na lang. Alam mo, may gawa ganun. May hiti yan eh. Grogu, si Grogu. Diba gumawa ganun na lang. Ano na lang, sign language. So, dyan ganyan na ako eh. Wala. Ganyan talaga, bulol na ako kahit noon. Yun ang sinasabi na, yun ang inaano namin, yung meaning ng vlog namin. Kumbaga, sharing ng buhay namin dito sa, ano, sa, as immigrant yan, dito sa Canada. Correct. So, kami magpapaalam na kasi late na. Bukas pasok na. Tapos na ang vacation. Ha? Tapos na ang 3 days. Tapos na 3 days. Ganun-ganun lang. Natapos na kanina eh. Umasok na eh. So, ano ko? Ang maganda ron, short week lang. Kasi ikaw, ako ka Saturday pa ako. Pero 4 days din. Ganun din. 4 days din. Gusto ko 3 days lang. Ayun ako guys. Sige na kami. Magpapaalam na. Inaantok ko. Tapos maliligo na rin. Oiling-oiling na yung hair ko. So, fun guys. Yeah, thank you safe. For always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.